alam nila doon, kuya. Buhay ko to. Kaya gagawin ko ang gusto kong gawin. Kahit maging masama ka na sa paningin ng ibang tao, harubi! Oo, kuya. Dahil sawa na ako sa pagiging mahirap, gusto ko naman umasenso. Kuya, pwede ba kitang kausapin? Bakit ano yun, Rube? Kuya, gusto ko sana mag-aral. Sawa na ako sa ganitong buhay. Isang kahig, isang tuka. Ano? Gusto mong mag-aral? Magastos ang mag-aral. Wala tayong perang gagastusin. Pagtatanim lang ng palay at pagkakarpintero ang pinagkakakitaan ko. Ako nang bahala dun, kuya. Ano? Ikaw ang bahala? Wala ka namang trabaho? Saan ka kukuha ng perang gagastusin mo? Basta, gagawin ko ang lahat, kuya. Makapag-aral at makapagtapos lang ako. At ano naman ang gagawin mo, Rube? Sa akin na lang yan, kuya. Huwag mo nang alamin. Huwag mong sabihin gagawa ka ng masama para makapagtapos ka lang ng pag-aaral. Siyempre, gusto ko naman umasenso, kuya. Hindi yung palaging ganito. Kapalaran na natin ang pagiging mahirap, Rube. Huwag ka nang mangarap pa. Hindi, kuya. Ako yung gagawa ng sarili kong kapalaran. Mas magandang mamuhay ng marangal, Rube, kahit mahirap lang tayo. Ay, basta! Ako ang gagawa ng sarili kong diskarte. Tagal naman na matandang yun. Buhan, kanina ka pa ba nang kihintay? Hindi naman, Han. Kalalabas lang namin. Ganun ba, Han? Pasensya ka na. Marami kasing trabaho sa opisina. Okay lang yun, Han. Saan ba tayo pupunta? Kakain tayo sa labas, Han. Tapos dadaan tayo sa bahay bago ka umuwi. Tara na, Han. Sige, tara na. Pahinga muna tayo, Han, bago ka umuwi. Ay, Han! Luma na pala tong sipi ko. Nung nakaraang taon lang natin binili yan, ha? Oo nga. Pero marami nang lumabas na bago ngayon, kaya luma na ito, Han. Sige, bibili tayo sa susunod na linggo at mamamasyal tayo. Han, yung bagong modelo yung bibilhin natin, ha? Sige, Han. Saan mo naman ibibigay ang pinaglumahan mo? Ibibigay ko sa kuya ko, Han, para may magamit naman siya. Sige, ha? Para matanggap niya ako. Kasi parang ayaw niya sa akin. Oo nga, Han. Sige, Han. Uuwi na ako. Baka kasi hinahanap na ako ng kuya ko. Kung dito ka na lang kaya matulog, Han, para magsama na tayo. Alam mo naman na hindi pwede, Han. Kailangan ko muna makapagtapos at makapaghanap ng trabaho. Sige, Han. Sige, alis na ako. Mag-iingat ka. Hello, love. Sa susunod na linggo ko na lang ibibigay yung cellphone. Huwag ka mag-alala, maganda pa ito. O sige. Si Ruby yun, ah. Yung kasintahan ng amo namin. Sige, love. Ingat ka. Bye. Ruby! Ay, ikaw pala, Jerry. Kanina ka pa dyan? Hindi naman. Galing ka ba kina Boss Romeo? Andun ba siya? Oo, andun siya. Parang hinihintay ka nga eh. Bakit? May gagawin ba kayo? Meron nga. Magiinuman kasi kami. Ganun ba? Sige, puntahan mo na siya at alis na rin ako. Sige, Ruby. Muntik na ako dun, ah. Boss Romeo! Tamang-tamang dating mo, Jerry. Tara, inom tayo. Siya nga pala, boss. Nakasalubong ko pala yung kasintahan mo. Oo, pagagaling niya dito. Parang may kausap sa cellphone kanina. Baka naman yung kuya niya yun. Siguro nga, boss. Doon na lang tayo sa loob mag-inuman, Jerry. Sige, boss.
Boss, sigurado ka na ba kay Ruby? Anong sigurado? At anong ibig mong sabihin? Kung siya na ang gusto mong maging asawa. Oo naman, Jerry. Bakit? May problema ba doon? Malayo kasi yung agot ng edad niyo, boss. Baka ginagamit ka lang niya. Hindi naman siguro, Jerry. Ganon kasi yung iniisip ng mga tao, boss. Kapag nakikita kayong magkasama. Wala akong pakialam sa mga sinasabi nila. Basta gusto ko siya. Ang tanong, boss, gusto ka rin ba niya? Ikaw na kasi ang gumagastos ng lahat ng pangangailangan niya simula nung nag-aral siya. Tinutuluhan ko lang naman siya para makapagtapos siya. Yun na nga, boss eh. Baka pag nakapagtapos na siya, iiwanan ka na niya. Hindi naman siguro. Kasi sinabi niya sa akin na kapag nakapagtapos na siya, magsasama na kami. Sana nga, boss. Ganun ang mangyari. Oo, Jerry. Kasi may tiwala ako sa kanya. Pinapaalalahanan lang kita, boss. Salamat, Jerry. Pero hindi mangyayari ang iniisip mo dahil mabait si Ruby. Tama na nga yan, boss. Inom na lang tayo. Sige, at may pupuntan pa tayo. Han, may surpresa ako sa'yo. Ano yun, Han? Ito, oh. Han, salamat dito. Ang ganda. Walang anuman, Han. Ang mahal pala niyan. Pero maganda naman, di ba? Siyempre naman, Han. Kasing ganda mo. Nambola ka pa. Sa susunod, Han, mga damit naman yung bibilhin natin. Mga luma na kasi mga damit ko. Oo, Han. Basta ikaw. Bilhan din natin si Kuya, Han. Para matuwa naman siya sa'yo. Sige, Han. Sabihan mo lang ako kapag bibili na tayo. Han, ang gastos mo sa isang buwan. Naku, Han, salamat. Paubos na rin kasi yung pera ko. Ang bilis mo naman sa pera, Han. Siyempre naman, Han. Uwi na pala ako, Han. Baka hinihintay na ako ni Kuya. Kung dito ka na lang kaya matulog, Han. Han, di ba pinag-usapan na natin yan? Oo nga pala, Han. Sige, iahatid na kita. Huwag na, Han. Dito ka na lang. Kaya ko na. Sige, love. Nabili ko na. Kunin mo na lang dito sa bahay. Sige. Ingat ka. Ruby, pwede ba tayong mag-usap? Ano na naman ba yun, Kuya? Pagod ako. Ruby, kalat na dito sa atin ang pakikipagrelasyon mo sa matandang mayaman. Hayaan mo lang sila, Kuya. Ang dami-dami na nilang sinasabing masasama tungkol sa'yo. At ano naman yun, Kuya? Na pinipirahan mo daw ang lalaking yon para makapag-aral ka. Eh ano naman pakialam nila doon, Kuya? Buhay ko to, kaya gagawin ko ang gusto kong gawin. Kahit maging masama ka na sa paningin ng ibang tao, ha, Ruby? Oo, Kuya, dahil sawa na ako sa pagiging mahirap, gusto ko naman umasenso. Di bali nang mahirap, Ruby, basta't nabubuhay tayo ng marangal. Bakit? Masama ba makipagrelasyon sa isang matanda, Kuya? Hindi, Ruby, pero kung niloloko mo lang siya, yun ang masama. Bakit, Kuya? Anong ibig mong sabihin? May alam ka ba? Oo, may alam ako na nakikipagrelasyon ka sa dalawang lalaki. Ha? Alam mo, Kuya? Hindi ka ba nakukonsensya sa matandang yon na ginagamit mo lang siya? Alam ko yung ginagawa ko, Kuya, kaya pabayaan mo ko! Han, natupad na rin yung pangarap mo. Salamat, Han. Salamat sa lahat ng naitulong mo. Kapag nakahanap ka na ng trabaho, Han, magsama na tayo, ha? Oo naman, Han. Salamat, Han. Aasahan ko yan, ha? Aalis na ako, Han. Sasabihin ko pa kay Kuya na nakapagtapos na ako. Sige, Han. Paalam, Han. Mag-ingat ka. Magandang araw, Berto. Kayo po pala. Maupo po kayo. Nandyan ba si Ruby? Huwag po sana kayong mabibigla sa sasabihin ko.
Bakit ano yun? May nangyari ba kay Ruby? Umalis na po si Ruby kasama ang kasintahan niya. Ano? Kailan pa umalis? Bukod sa akin, may kasintahan pa siyang iba? Mayroon po yung kababata niya noon. Matagal na pala niya akong niloloko simula nung magkakilala kami. Ako na po yung humihingi ng tawad sa kasalanang ginawa ng kapatid ko. Ginamit lang pala niya ako. Nagawa lang ng kapatid ko yon dahil sa kagustuhan niyang umasinso ang buhay niya. Mahirap lang po ang buhay namin. Gusto niyang makapagtapos at kayo yung nakita niya para matupad ito. Simulat sa pool, di pala niya ako minahal. Kung di, ginamit lang pala niya ako para sa pangarap niya. Muli po, humihingi ako ng tawad para sa kapatid ko. Ano pa nga bang magagawa ko? Wala na siya. Alam kong malinis ang hangarin niyo sa kapatid ko. Hindi lang po siguro kayo para sa isa't isa. Sige, alis na ako. Maraming salamat, Berto. Sige po. Sana mahanap niya ang tunay niyang pag-ibig.